Magandang hapon sa bawat isa sa atin, magandang umaga sa iba, magandang gabi sa iba. So, kumusta na po tayong lahat? Are we good? Okay, so ngayon ang ating pong bansa ay dumaranas ng isang epidemya na kung saan maraming mga tao ang affected, maraming mga may trabaho ang affected. So, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo nangyayari itong epidemya na ito. So, katatapos lang ng isang epidemya o isang pagsubok, yung pagsabog ng bulkan, at ngayon ay nakakabangon na muli ang ating mga kapatid at mga kababayan na taga Batangas. At ngayon naman ay isang virus na kumakalat sa iba't ibang parte ng mundo, ang ngayon ay kinatatakutan ng napakaraming mga tao. So, isa dito ang ating bansang Pilipinas na kung saan sa Maynila ay lockdown na ang mga establishments, ang mga eskwelahan, ang ibang mga offices. So, nagdudulot ng anxiety, nagdudulot ng fear, nagdudulot ng kung ano-anong mga negative feelings ang mga pangyayaring ito. So, sabi nga po, sa Biblia, walang pangyayari bago. Lahat ay nangyari na noon. So, inuulit lamang ang mga pangyayari. So, naranasan na ng mga ibang tao noong unang panahon ang mga pangyayaring ganito. At inuulit lamang, paulit-ulit lamang yung mga pangyayari, yung mga pagsabog ng bulkan, mga giyera, mga virus na kumakalat. So, nangyari na pala yan noong una pa man. So, ngayon ay ating dinaranas ito at sana tayo ay huwag masyadong matakot. Nakita natin na nagpapanic buying na ang mga tao, nauubos na ang mga alcohol sa mga groceries, mga sanitizers, at ang mga tao ay laging nasa grocery at baka maubusan ng makakain. So, ang mga tao ay natatakot. Natatakot ang mga tao sa mga pangyayari sa ating paligid na hindi natin kontrolado. So, nag-invite ako o nag-interview ako ng ilan sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan upang malaman natin kung ano ang kanilang mga opinion o kanilang masasabi tungkol sa COVID-19 na ito na ating dinaranas ngayon na lahat ay affected. So, pakinggan natin sila. Sana ay alam ko na iba't iba ang inyong masasabi tungkol dito sa nangyayaring ito. At pakinggan natin, panoorin natin ang iba nating mga kababayan na na aking na-interview, at pakinggan natin kung ano ang kanilang masasabi tungkol dito sa COVID-19. Anong sasabi mo tungkol sa COVID-19? Oh, malapit na pagbukong. Ganon. Ano pa? Sadyang mga survival dyan eh. Yes. Darating ang mga kalamidad, ang mga ganyan mga klase ng mga pa... Tumingin ka din at hindi kita yun. Darating ang mga ganyan mga sakit. Malapit na ang coming ni Jesus. Yun. Ano, may papayo mo sa mga tao? Pwede magpakabuti. Mag-repentance. Tsaka... Yun nga, yung... Magpatawad. Bahalin ng kaaway. Yes. Ikaw naman, madam. Masasabi mo, dali! Masasabi mo tungkol sa kumakalat na virus. COVID-19. Ay, para sa akin, nakakatakot. Oh. Pero dapat hindi pag-iingat. Okay. At panalangin. Ano may papayo mo sa mga tao? Dapat ay sa mga tao ay huwag munang pumunta sa mga lugar na siksikan. At saka, laging malinis ang katawan. At saka... Huwag masyadong makikipag-usap. Lumalapitan?
Magsusuot ng mask. Magsusuot ng mask at saka laging magsusuot lagi ng mask. Okay, thank you. Tungkol sa kumakalat na virus. Masyadong kasi nakaka-apekto sa buong mundo. Then, masyadong taong na nagpapanik para sa coronavirus. Ang kailangan lang naman natin ay mag-prevent para hindi tayo maapektuhan at sundin yung mga special yung precaution sa para makaiwas dito. Yeah. Sasabi tungkol sa kumakalat na virus, ang coronavirus. Ang coronavirus po ay nakakatakot. Pero sabi naman ng iba ay huwag naman masyado magpanik. Kasi lalong magkakaroon ng sakit pagka nagpapanik. Yes. Kaya po, ang masasabi ko po ay talagang dapat ay iba yung pag-iingat ng ating gagawin. Na nagdidilig. Ano masasabi mo tungkol sa kumakalat na virus, ang COVID-19? Siyempre, nervyos na nervyos. At ganang kumakalat nga yung ganong sakit. Pero siguro naman ay dasal lang. Walang ibang kasing magiging gamot dyan eh. Kasi sabi magaling ganito. Siguro dasal lang ang talagang best. Kagaya niya mga tanim mo, kumain ng gulay. Yan, magkakain kayo ng mga gulay. Itong mga tanim ko, huwag na kayo magkakarne-karne kasi baka naroon yung mga virus. Kaya gulay na lang muna, tulad itong abono. Yes. Tanim-tanim lang. Okay, thank you. Masipag, dumilig na lang, dumilig sa mga halaman. Masasabi mo tungkol sa COVID-19? Mag-ingat. Talagang delikado. Kain ng mga masusustansyang gulay. Kami nagtatanim para hindi na kami dapuan yung mga sakit na yan. Talaga naman nakakatakot. Okay. Anong sasabi mo sa mga tao? Sila po yung mag-ingat. Kayo po ay huwag masyadong pupunta sa mga anong lugar at para hindi po kayo mahawaan ng virus. Yes. Ayan, bumili kayo ng gulay. Magtasal. Yan, ang tama. Importante sa lahat ay tayo ay manalangin na sana yung mga matapos na yan. Yes. Okay, thank you. Ako doon. Deadly. Dapat tayo mag-ingat. Lagi nang maglinis ng katawan. Yung pinapayo ng mga doktor na huwag magpagbeso-beso. Lagi magpupas ng kamay na may sabon. Tsaka kung pwede, pumirmi ng bahay. Huwag lagi ng nasa mga malls. Yun ang masasabi ko. Okay, thank you. Ano masasabi mo tungkol sa kumakalat na virus, ang COVID-19? Ang masasabi ko diyan, huwag tayong magpanik. Huwag tayong anong tawag doon? Tampistan. Para hindi tayo matakot. Tsaka bakit tayo matatakot? Narito ang ating patron San Roque. Siya ang nagamot sa salot at mga sakit na nakakahawa. Kaya dapat ay manalangin na lamang tayo. Pumirmi ng bahay, huwag pasyal ng pasyal at ayos tayo. Okay. Madam, ano masasabi mo tungkol sa virus na kumakalat? COVID-19. Masasabi ko unang-una, manalangin tayo sa Panginoon para sa kagalingan. And para sa atin is number one na ating gawin ay ang proper hygiene, maghugas ng kamay, gamit ang tubig at sabon, kagaya ng mga sinasabi sa mga sa TV or saan man. Tapos kailangan uminom tayo ng sapat na tubig. So, ang normal is 8 glasses, kung maaari, mas dagdagan pa dahil sobrang init ng panahon ngayon. At palakasin ang immune system. Number one, kung malakas ang immune system natin, hindi tayo tatablan ng sakit na ito. At base pa sa mga sinasabi nila, 98% ang gagalik sa sakit na ito. Kaya huwag magpanik dahil may solusyon naman ang sakit na ito. Salamat and God bless. Very good. Very well said. Ineng, ano masasabi mo sa virus na kumakalat, ang COVID-19? Siguro marami nang nahawaan dito, pero bawal talaga magpanik. Pero meron po akong
tips po rito. Proper hand washing and use of alcohol or sanitizer. Wearing of mask when necessary. Covering face when coughing or sneezing. Please observe. Yes, okay, thank you. Yun lang masasabi mo? Opo. God bless. Okay. Anong masasabi niyo, ma'am, sa kumakalat na na virus sa ating paligid? Anong inyong masasabi? Dali. Yes, yes, seryoso. Yes. Brought to you by coronavirus. Oh, yeah. Yes, interview ko kayo lahat para kami ma-i-vlog. Magka yung mask niya na may cut para pagkakain siya, makakabukas niya. So, aalamin natin kung ano ang kanilang mga opinion sa nangyayaring kumakalat na virus sa buong mundo. Okay. Madam, yes, ano pong iyong masasabi tungkol sa kumakalat na virus? Masasabi ko lang po ay kailangan po talaga natin lahat na mag-ingat kasi hindi po natin alam kung sino sa mga nakakasalamuhan natin ang carrier nito. Kaya lagi po tayong maghugas lagi ng kamay at saka syempre po kailangan talagang wala tayong ibang panlaban dyan kundi ang best weapon natin ay manalangin. So panalangin natin na alam naman natin that God is in control at siya lang talaga yung makakapitan natin sa oras ng ganitong mga sakuna or mga ganitong may virus na kumakalat sa ating mundo. Yan lang po. Yeah, salamat po. Ikaw naman po, madam. Anong masasabi mo po? Siguro, magpalakas ng immune system. Maglagay ka ng, kahit maglagay ka ng mask, maghugas ka ng kamay, kumatalsikan ka pa rin ng droplets. At mahinagin yung system mo. Gusto mo mag-vlog talaga ako. Bumili ka ng honey seed. Oh, tama naman yun, vitamin C. Actually, bibili ako ng fern seed. At maging masunurin sa batas natin. Kung ano ang ibinibigay na prescription ng ating batas na makakatulong, dapat tayo magpasapot. Maingay po ang aking paligid. Hindi ko pa po sila ni-interview, ang ingay na po nila. Madam, it's your turn. Ano po inyo masasabi? Ang masasabi ko lang ay hindi ako naligo. Ay, joke. Pero nagugas ako ng kamay. Lagi ako nagugas ng kamay. Ano lang, kailangan tayong manalangin at the same time maging makibalita kung ano nang update sa COVID-19. Hindi naman mawawala yung takot, pero sabi nga, huwag magpanik, tapos nandun yung paghahanda, magbasa, piliin yung mga nililink na mga website at baka mga, tawag doon? Paing ka na? Fake news. Mga fake news, no? Pero sabi syempre yung faith natin sa Lord, na alam ng Lord ko para lalo tayong lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Ayun. Ay, Madam Ella, ikaw naman. Magbaliwalain ang corona. Nakikita niyo po ba ito? Yes. Ito ay isang bus. Alam niyo naman, di ba? Kasi galing siya, sumakay siya ng bus. Kasi po, ako ay nagsitravel araw-araw dahil ako ay nagtatrabaho. So, kailangan ko rin pong maging maingat para sa mga taong nasa paligid ko. Yes. Siyempre po, ano mong tanong? Ano sa kagandahan mo? Sa kagandahan ko? Hindi po ito. Wala po itong magagawa lang sa COVID-19. Kahit maganda ka. Joke lang. Seryoso. Seryoso naman. Ako, hindi ka naman nag-iugas. Ang kumay, di ba? Para saan ang ganda mo? Joke lang. So, yun po. Seryoso na. Tayo bilang mga mamamayang Pilipino, ay kailangan tulungan natin yung ating government. Nagawin din natin yung ating responsibility as a person na maging maingat sa ating pamamatawan, yung mga personal hygiene natin, yung pagkain natin na masustansyang pagkain,
tulog ng maayos at hindi pag-aalala. Sabi niya, huwag mag-panic. Kasi pag nag-panic ka, lalo kang hindi makakapag-isip ng tama at mas-stress ka pa, baba ang immune system. So, yun lang. At huwag kalimutan manalangin at stay connected with God. Yun lang! Pastor, ikaw po. Interviewin ko po kayo. Ano po masasabi ninyo tungkol sa kumakalat na virus? Ang kumakalat pong virus ay hindi maiiwasan. Yes. Kung hindi tayo magiging maingat. Ang paglaganap nito ay nag-cause ng panic sa maraming tao. Pero ganun pa man, maraming panganib talaga sa paligid, hindi man mula sa virus, mula din sa ibang tao, mga pangyayari. Kaya nga, ako naniniwala ako, the safest place on earth is in the will of God. As long as you are doing the will of God, sumusunod ka sa kalooban niya, you are safe. Kasi kaya ka ingatan ng Panginoon. So, pagka hindi ka sumunod sa kalooban ng Lord, you are putting yourself in danger. So, ako, I would advise, siguraduhin mo na yung kalooban ng Lord, ginagawa mo palagi. So, ano man yung danger, hindi man virus yan, gera man yan, or masamang tao, as long as you are in the will of God, you are safe. Yes. Thank you po, Rodney. Pwede ba ikaw mahinga ng konting mensahe? Ay, Bumbay, halika dito. Seryoso. Dali, seryoso ako. Ito yung iba vlog ko. Dali. Iba vlog niya. Kasi... announce mo na lang sa Sunday. COVID. Ano masasabi mo sa COVID? Yes, darling. Click here. Hindi na kailangan bumili ng batid. Be safe. COVID-19 ka lang. Be good and pray for God's provision. Mag-ingat lahat. Let God guide us and provide His strength to us. Sabihin mo nga yung iyong ano, word. Are we good? Yes! Okay, salamat. Okay, napakinggan natin at na panood ang iba't ibang ang iba't ibang sinabi o iba't ibang mga opinion ng ating mga bisita o aking mga na-interviews. So alam ko kayo na kayo mga nanonood ay may iba't iba ding mga opinion tungkol sa nangyayaring ito sa ating bansa at sa ibang bansa. So salamat sa inyong panonood. Sana ay kayo ay may napulot na ibang bagay at maraming bagay about this COVID-19. At masasabi ko lang ay huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. O normal ang pagkatakot, normal ang pag-aalala. Pero as long as we are in the hands of God, as long as we are doing His will, ay hindi tayo matatakot. Sabi nga, why worry when you can pray? So tayo manalangin lahat at ipanalangin natin na matapos na itong problemang ito sa ating bansa. Thanks for watching. God bless everyone.